bayangkan yang kusuh, kini nama mana tinggi. Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen.
India, and I quote, "Devotion to the Word of God is not simply one of the many devotions, beautiful but somewhat optional. It goes to the very heart and identity of Christian life. The Word has the power to transform our lives." Kung kaya't hindi na lamang kay Padre Pio o kay San Isidro o kay Our Lady of Sasay ang salita ng Diyos may kakayanan, may kapangyarihan. It has a power to transform our lives. Kung kaya't narinig natin sa mga binasa sa misang ito kung papano umaalab ang puso ni Moises nang marinig niya ang salita ng Diyos. Nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno." Ang salita ng Panginoon ay siyang lakas at patnubay ni Moises sa lahat ng kanyang gagawin. Ika nga, sinasabi sa unang pagbasa, pakikinggan nila kaniya. Pagkatapos, isama mo ang mga leader at pupunta kayo kay Faraon. Sabihin mo, akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo ay nagpakita sa iyo at kayo'y naglalakbay sa 3 araw punta sa ilang upang maghandog sa akin. Inaasahan ko na sa inyong pagdidebosyon sa kaninumang santo, ito ay nagpapanibago ng inyong buhay. Tanong ko sa inyo, kayo ba na mga promoters ng debosyon ng inyong santo, umaalap ang puso? Yes or no? Parang kulang. Kayo ba na nandirito ngayon, umaalap ang puso? Yes or no? Palakpakan yung sarili. Ngunit, ang inyong arsobispo ay hindi pa satisfied. Kailangan mas maraming kabataan kasama ninyo. Mawalang galang na lamang sa matatanda. 1965, ikaw ng presidente. Hanggang ngayon, 2023, ikaw pa rin ang presidente. Hindi ka habang buhay magdidebosyon. You need the fervor of young people. You need the internet upang umaalab ang internet sa debosyong ito. Ilan sa inyo marunong mag-internet at maggamit upang ipahayag ang debosyon? Umaalab na debosyon. Assignment. Sa susunod, Father Noel, na pagtitipon ng mga aspral, mas marapi pang kabataan ang kasama ninyo. Kaya ba ito? Yes or no? Yes. Sapagat pag sinabing ninyo, next year kayo pang presidente at from 1965 hanggang ngayon, kayo pang presidente. Ibig sabihin, we are not here forever. Kailangan natin yung umaalab na puso ng mga kabataan sapagat sabi ni Papa Francisco, Christus vivit, you are the now of God. Ang mga kabataan ay sila ang ngayon at tayong matatanda ay tagapagsalin ng magandang biyayang ito na itinanim sa puso natin na umaalab. Number one, recruit more young people in our Catholic schools sa inyong youth ministry upang ipalaganap ang nag-aalab na debosyon. Sasabihin ko sa inyo, you are a failure if there are no young people in your devotion. Ang iniisip lang ninyo, ako, hanggang ako na lamang, you are a failure sa devotion.
sapagkat wala kayong sinalinan ng kagandahan ng debosyong ito. Mawawala tayo sa mundo, walang papalit. Nasaan ang alab na yon? Ang alab ng matatanda ay isinasalin sa mga kabataan upang patuloy ang pag-aalab na yon ng debosyon. Tanong ko, kaya ba itong isalin ninyo the fire, the fervor of devotion, yes or no? Aasahan ko yan. Pangalawa, masigasig na ebanghelisasyon. Sa unang pagbasa, pinangangaralan tayo ng aklat ng Eksodo na ipakilala natin ang Diyos. Itong narinig nating pagbasa, sinabi ng Diyos, ako ay si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, Panginoon, ng Diyos ng inyong ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman, lumakad ka. Sige, lumakad ka na. At tipunin mo ang mga leader ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, nagpakita ko sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ni Abraham, ni Isaak at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, inalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kanineo, ng mga Hebreto, Amoreo, mga Pereseo, mga Libeo, at mga Jebuseo. Hindi nahiya si Moises. Hindi siya nag-alinlangan sa utos ng Panginoon. Bagkos, naging tanggulan at lakas ni Moises ang kanyang pagbabahagi, sino ang Diyos. Ito din ang hamon sa atin ng mga nangangasiwa sa debosyon. Sana mas makilala ang Diyos. Sana maipaliwanag at maunawaan ang tungkol sa debosyon ng santo na inyong inaalagaan. Ano ang tawag ng debosyon na walang pangangaral? Ibig sabihin, nagkakagulo kayo sapagkat magpipista. Nagkakagulo kayo sapagkat naghahanap ng pera para sa santo. Anong tawag sa isang debosyon na walang evangelization? Ritualism. Espiritualismo. Hangga doon lamang. At anong dapat? Ang kabuuhan ng pagpapaliwanag ng mga ginagawang sa debosyon. Maunawaan sana ang buhay at ritual na ginagawa upang maging makahulugan at mabunga ang pagdidebosyon. Pangalawang hamon ko sa inyo. Dapat ang bawat Archdiocesan shrine ay may sariling statutes. Hindi na kayo ordinaryong organization. Kailangan ang bawat isa ayon sa napagmitingan ng mga kaparian ko sa ASPRAL. Magre-require kami sa bawat Archdiocesan organization na shrine, may statute kayo para malaman ano ba kayo? Anong saklaw ng trabaho ninyo? Sino-sino ang mga tao? Ang statute ay bahalaga sapagat walang mangyayari sa inyo pag wala kayong parameter of your involvement as an archdiocesan organization na tinatawag natin shrine. Pangalawang hamon. Kung ang unang hamon, kabataan. Pangalawa, make sure na meron ang bawat archdiocesan shrine na statute. Pangatlong requirement, sino ang mga katulong ninyo sa organization? Kayo-kayo lamang? Tuwing piyesta? Hindi. Pangatlo, dapat may pictorial directory kayo. Ako'y natutuwa sa Cuenca sapagat maliban sa Cuenca, Archdiocesan Shrine of
San Isidro. Kasali ang San Isidro sa San Luis. Kasali ang San Isidro sa Batangas. At kasali ang mga barangay na mayroong San Isidro. At kasali ang agriculture sapagkat si San Isidro ay isang magsasaka. Kasali ang mga sugarcane farmers ng Nasugbo. Kasali ang mga banana planters sapagkat si San Isidro is a farmer. Hindi lang pala yung debosyon tuwing piyesta. Kung kaya pag meron tayong pictorial directory sapagkat ako'y nalulungkot, marami nagdidebosyon, wala kayong katulong. Ah, ikaw ang coordinator. Ah, hindi ako coordinator. Siya, ikaw ang coordinator. Ah, hindi pa si inassign ni Father. Walang kawala pag may pictorial directory sapagat ang mukha mo ay hahanapin ng parish priest at rector. May trabaho ka. Mag-i-evangelize ka. At pag may meeting, walang excuse. Kasali ka dito. Yan ang saklaw ng evangelization. Masigasig na evangelization sapagat may mga kasama ka. Pang-apat, nakasulat ang programa ninyo. Sa susunod na taon, 2024, inaasahan ko na bawat Archdiocesan Shrine may brochure. Ano ba ang inyong programa? Nagkakagulo lang kayo tuwing piyesta? Hindi. Buong taon may gagawin kayo sapagkat kayo ay not just Paris-centered. Pakinggan niyo ang synodality. Labas. Maraming saklaw. Hindi na lang kayo-kayo. Marami kayo. Kaya itinaas ko kayo sa level ng Archdiocesan. Kung kayo hindi na pamparokya, pang Archdiocesan ang program ninyo sa buong taon ng 2024. Hari nawa, hindi copy-paste ang programa ninyo. Kung ano ang nakaraang taon, kukopyahin. Be dynamic, bagong pag-iisip, bagong programa. Nasaklaw ang maraming tao na nagdidebosyon. Synodality. Programa, pictorial directory, at maraming pagninilayan. Sino talaga ang kasama sa inyo upang masigasig kayo sa evangelization o pagtuturo? Pangatlo, tapat sa misyon. At ang panghuli ay tapat sa misyon. Kaninong misyon? Para kanino ang debosyon? Naalala ko ang sabi ni Papa Francisco, each saint, ang bawat santo, is a mission. Planned by the Father to reflect and embody at a specific moment in history a certain aspect of the gospel. Ang sabi ni Papa Francisco, there is no copy-paste to be a saint. Walang San Isidro Labrador II. Walang Padre Pio Jr. Ang bawat panahon, ang bawat isa sa atin, tinatawag na maging santo na magpahayag ng kanyang buhay. Hindi pang simbahan, sa labas. Ilang trabaho ng mga laiko sa inyong pamilya, sa inyong negosyo, sa buhay politika, sa bahay ng sa inyong buhay sa labas. Be a saint. Iyan ang misyon ng Diyos sa inyo. May misyon ang Diyos. Anong misyon? Ikaw. Sabi ni Papa Francisco, Gaudete et Exultate, you are the mission of Jesus. Pakinggan niyo, sa pagkasabi, ah, may mission ako. Hindi. Ang buhay mo mismo, mission ng Diyos para sa mundo. Kung kaya't, kung meron tayong mga santo, napakagandang tingalain. Pero sa buhay mo, may trabaho, walang trabaho, matanda, kabataan, sa bahay o sa labas ng bahay, may gagawin ka
sapagkat ikaw ang misyon ng Diyos. Ang bawat santo, misyon ng Diyos sa mundo. This mission has its own fullest meaning in Christ and can only be understood through Christ. At its core, holiness is experiencing in union with Jesus the mystery of life. Every saint is a message. You are the message of God. Ikaw ang message ng Diyos ngayong panahon. Hindi siya sinasabi. Ang buhay mo is a message from God. Sinasabi, every person is a message from God, which the Holy Spirit takes from the richness of Christ and gives to His people. Kung kaya sinasabi natin, synodality, saan ka man, sa barangay, sa parokya, sa archdiocese, merong kang sinasabi sapagat ikaw ang mensahe ng Diyos sa panahong ito. At ang tinatawag sa'yo, maging santo. Ang bawat isa sa atin ay may gampanin sa buhay. Ikaw ang misyon ng Diyos sa panahong ito. Ang pagsasabuhay mo bilang isang ina o ama, pare o madre, binata o dalaga, isang tindera, isang trabahador, yan ang misyon ng Diyos sa panahong ito upang makilala ang kabutihan ng Diyos. Sa darating na November 9 to 11, pinapayagan ko kayo ng mga kaparean ng shrine to attend the second International Convention for Rectors and Pastoral Personnel of Shrines. Pero bago kayo payagan, dapat nag-recruit kayo ng kabataan na. Dapat may brochure na kayo. Huwag kayong aalis dito na haaalis pupunta ng Roma to attend an international kung tayo dito sa iyong parokya, sa iyong Archdiocesan Paris of Shrine ay wala pang ginagawa. Bago kayo maging international image, make sure marami-raming kabataan na. Meron kayong pictorial directory. Meron kayong statute. Meron kayong programa. Huwag kayong aalis dito na walang mangyayari o ginagawa sa Archdiocese. Ang sa pamamagitan ng International Convention of Rectors, pamamaraan upang makasalamuhan ninyo ang iba't ibang rektor at marinig ang ginagawa din nila sa iba't ibang bansa. That is networking, enlarging your tent, trying to know what is happening in their shrine tulad na pagbabahagi natin. Sinilip natin ang tatlong paksa, ang tatlong mahalagang salita ng diwa ng araw na ito. Maalab na debosyon, masigasig na ebanghelisasyon, tapat sa misyon. Hari nawa ang araw na ito maging buhay at buhay na alab sa puso upang uuwi kayo. Naisip nyo, sabi ni RSB, may assignment kami. Hindi lang pumunta rito upang magtipon-tipon tayo. Uuwi kayo, maalab ang puso. Uuwi kayo, masigasig sa gawain ebanghelisasyon. Uuwi kayo, sapagat may misyon pang gagawin tayo. Pagpalain kayo ng Diyos. Tayo po ay magsitayo. Panalangin ng bayan, sinabi ni Jesus, lumapit sa aking lahat, kayong nahihirapat at may pasanin, at pagiginhawahin ko kayo. May pananalig sa kanyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa kanya, ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan,
Naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami nabibigatan. Ipaubaya mo na sa tuwi na kaming makatugon sa kanyang paggabay at mapalakas kami upang maging kanyang daan ng kapayapaan, hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito
para madagdagan ang inyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinababago at pinararangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng inyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang inyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang inyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo, ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ang pagkamatay ng inyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan,
samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mong iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Lobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na si Padre Pio, naming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at samasamang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubi na mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapayarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwagan aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa natili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panginoon ang asawa. Napapag-araking pag-ibig, o ibigat ng inyong pasanin. Ay aking pag-aganin. Halina second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. We call you, Halina, lumapit sa akin. Tayong mga napapag-alaking pag-ibig, o ibigat ng inyong pasanin, ay aking pag-aganin. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal
ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng inyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ngayon po ay isasagawa ang pagagawad ng mga certificates of membership sa Association of Catholic Shrine and Pilgrimages of the Philippines sa bawat shrine at basilica dito po sa Archdiocese of Lipa. Kapag po tinawag ang inyo pong shrine, inanyayahan pong lumapit ang rector at saka ang pinaka-president ng inyo pong promoters sa inyo pong shrine or parokya. Magpe-present po ay si Father Gomer Torres mula po sa Shrine of St. Vincent Ferrer sa Cabuyao, Laguna. So I'll first read the citation of the Certificate of Membership. Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commission on the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, Association of the Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines. This certificate of membership is given to, in accordance with fulfilling the requirements for enrollment in Article 1, Section 5 of the 2011 Constitution and Bylaws of the Association. By this, the shrine is entrusted to establish its shrine ministry for pilgrims as endorsed by Pope Francis, Apostolic Letter Sanctuarium in Ecclesiae, to uphold the laws and ideals of the association, to regularly attend its assembly, to provide the for dues for its programs, and to be actively involved as dynamic sources of continuing evangelization. Pope Francis, Predicate Evangelium, Article 6, Number 2. Given this 20th day of July in the year of our Lord 2023, on the occasion of the Archdiocese of Lipa Shrine Assembly at the Parish and National Shrine of Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. Signed, Brother Kendrick Ivan B. Panganiban, ACSP Lay Secretary and Research Committee Chairman. Reverend Father Jonathan T. Cadiz, ACSP Priest Secretary and Membership Committee Chairman. Reverend Father Reynante U. Tolentino, ACSP President, and Most Reverend Narciso V. Avellana, MSCDD, Chairman, CVCP Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. So lalapit po yung rector and lay representatives. So this certificate is given to the Archdiocesan Shrine and Parish of St. John the Baptist, Lian, Batangas. Archdiocesan Shrine and Parish of St. Raphael the Archangel, Calaca, Batangas. Okay.
Archdiocesan Shrine and Parish of St. Teresa of the Child Jesus, Santa Teresita, Batangas. Archdiocesan Shrine and Parish of Santo Niño de Batangas and Minor Basilica of the Immaculate Conception, Batangas City. Archdiocesan Shrine and Parish of St. Joseph, San Jose, Batangas. Archdiocesan Shrine and Parish of St. Vincent Ferrer, Banay-Banay, Lipa City. Archdiocesan Shrine of the Glorious Cross and Parish of the Holy Trinity, Palocan, Batangas City. Archdiocesan Shrine and Parish of St. James the Greater, Ibaan, Batangas. Archdiocesan Shrine and Parish of St. Anthony of Padua, Bolbok, Lipa City. Archdiocesan Shrine and Parish of San Isidro Labrador, Cuenca, Batangas. Minor Basilica and Parish of St. Martin of Tours, Taal, Batangas. National Shrine of Santo Padre Pio, San Pedro, Santo Tomas, Batangas.
Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People, Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines, this certificate of acknowledgement is given to the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Kaisasay, Labak, Bataal, Batangas. In its role as founding member of the association, in accordance with Article 3, Section 1, Part B of the 2011 Constitution and Bylaws of the Association. By this, the shrine is expected to be in the forefront of upholding the laws and ideals of the association, in regularly attending its assembly, in providing for use for its programs, and in being actively involved in its programs as dynamic sources of continuing evangelization. By Pope Francis, Predicate Evangelium, Article 6, Number 2, given this 20th day of July in the year of our Lord 2023, on the occasion of the Archdiocese of Lipa Shrine Assembly at the Parish and National Shrine of St. Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. Shrine Most Reverend Narciso V. Abellana, MCSDD, Chairman, CBCP, Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. Tayo po ay magsitayo. Saglit lang po, pwede pong magsupo. Saglit. Sorry po, sorry po. No. Ayaw ko lang po palagpasin ang pagkakataon para po magpasalamat. Unang-una po, salamat po sa presensya ng Diyos na bagamat hindi po natin siya nakikita pero lagi po nating nadarama ang kanyang pagmamahal at pagkalinga sa atin. Ginabayan po tayo sa araw na ito, binigyan tayo ng magandang panahon. Nakarating po tayo ng maluwalhati sa ating dito po sa shrine na ito at tayo po ay nakapagdiwang ng isang makahulugang napagdiriwang ng banal na misa. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat din po sa presensya ng atin pong ama ng ating pong Archdiocese na nagbigay po sa atin ng napakamakahulugan na pagninilay para po sa ating gawain at direksyon bilang mga dambana sa Archdiocese ng Lipa. Palakpakan po natin si Archbishop Gilbert Garcera. At salamat din po sa presensya ng mga pari, sa pangunguna po ng mga rectors at mga kasamang pari ng mga Archdiocese and Shrines dito po sa Lipa, sa Archdiocese of Lipa. At ganun din po ang mga pari mula sa ibang dioceses sa pangunguna po ng rector ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage at kasalukuyang presidente ng Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines, Father Reynante Tolentino. Palakpakan po natin lahat ng mga pari. So, at tanging pasalamat po, siyempre, kay Father Oka Andal, rector po ng National Shrine of Padre Pio, sa pagtanggap po nila sa ating lahat para po dito isagawa itong assembly na ito ng mga dambana sa Archdiocese ng Lipa. Salamat din po sa kanyang kasamang pari na si Father Mark Ian Abu na nag-asikaso po ng mga registration at iba't iba pong mga pangailangan natin para po sa araw na ito. Kasama po ang mga staff ng Padre Pio, gayon din po lahat ng mga naglingkod sa ating liturgical service, ang mga altar knights, tagabasa, mga collectors, ang atin pong choir at lahat po na nag-prepare para po sa misang ito, atin po silang palakpakan. At siyempre po, salamat po sa inyong presensya ninyong lahat na mga promoters ng mga shrines natin sa Archdiocese of Lipa. At kayo ay nakarating at ito pong araw na ito ay atin pong samantalahin para lalo pang mabuksan
ang ating isipan at lalong maging tayong masigasig sa pagpo-promote ng ating mga debosyon sa ating mga santo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagkatapos po ng ating huling pagbabasbas, si RSB at ang mga kaparian ay bababa po dyan. Tayo po ay kukompress ng kaunti at dito tayo kukuha ng picture galing po dito sa altar. Ano po? Ang mga pari na po si RSB ang bababa diyan para hindi na po tayo lahat umakyat dito. Pagkatapos po yun ng huling pagbabasbas. Tayo po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglinyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Huwag na po kayong aalis sa inyong mga pwesto pagkatapos po nito at magsisimula na po sa ilang sandali ang ating programa. Compress po tayo lahat, pagitna. Yan, sige po. Yan, dyan po sa loob ng upuan. Yan. Huwag po masyado dito sa harapan. Yan. Sige po. Lapit po tayo ng kaunti. Lapit po ng kaunti para po sa picture taking.